client na kung magsisimula, kailangan na sa ngayon ng experience. Ito main rod, pati yung mega design po, backlash. Okay, mapagpalang araw guys. Meron tayong client na Bunggo. Okay, Kia 3.0. So, ang gagawin natin ngayon na basic tutorials pa rin na mag-assemble ako ng engine. So, samahan niyo ako guys sa simpleng tutorial. Although, hindi natin mabidyuhan step by step. Mahalaga makuha niyo lang yung pagkakayari. Yung basic pointers pa rin. Okay? So, ano ito? Kia na Bunggo 3.0. And then gagawin namin ikakabit natin yung kanyang buong mechanism. So dinukot lang natin to. Hindi na natin tinanggal yung kanyang engine block. So ipapakita ko sa inyo yung paano siya i-assemble. Okay, so simple lang naman to, basic lang naman to guys. Pag medyo may alam lang kayo. Pero pag hindi niyo ganoon kabisado, okay lang yun kasi ano naman kumbaga nag-aaral pa lang na yung mga yung isip natin kung paano natin sistemahin yan kung ano yung mga basic pointers na dapat natin malaman. Okay, so simulan natin. So let's start, let's do it. Okay, so una natin gagawin guys, mag-set up muna ako ng piston ring. So pagbibili pala kayo ng piston ring, kailangan Japan brand yan, either TP o NPK. So yung mga brand na Japan, yung TP maganda rin yan, saka yung RIK mas matitibay yun guys. Ito mahal to, nasa mga 3,000 plus ito, 2,900 yata ito. Yan. Yung yan. So, set up ko muna yung mechanism niya. Hindi na kami papalit ang conrod bearing dahil nagpalit na ako nito. Hindi ko lang nabidya noong nakaraan. Dinukot ko pa rin ito eh. Okay, kasi nga ang may-ari nagmamadali. So, kailangan din na dukutin na lang. So, wala ibang way para dukot. So, although mas maganda yung pull out, pero pag pinull out mo kasi yan, ang mangyayari dyan na malaking trabaho, yung oras, time consuming. Pero ito kasi mabilis ang gawa lang ito. Depende sa mayari. Ito ay pinadukot lang sa atin. So, kaya gagawin natin, dinukot na natin. Kaya, kita nyo sa ilalim. Ayan, open na. Okay, so, malinis na rin yan. Tapos, okay na rin yung buong system. Okay, so, sige, kakabit ko muna yung mga piston ring, guys. Pag nakabit ko na yan, balik ako. Okay? Sige. So, bago kayo magsisimula, kailangan, bago nyo ikabit yung piston ring dito, kailangan sukatin nyo muna mismo yung piston ring doon sa liner kung ano yung gauge na dapat mong ilagay doon. Kasi may insan na almost setting. So dapat niyan 0-0 sana. Pero pag 0-0 baka mag-overheat. So kailangan mong ibitaw na clearance niyan guys is 13. Ayan o. So hindi klaro. Ayan. Hindi yung klaro. 13. Sorry, hindi talaga siya klaro guys. Ayun. Ayan o. Yan. Yan, 13. Okay. 0-0-1-3 mm. So yun ang ilalagay nating clearance ngayon. So since sinukat ko ngayon, nilagay ko na dyan yung Okay, so ayan o. So kailangan yung all ring. So kailangan pumasok yung 13. Yun, pasok yung 13 guys. Pero sikip siya konti. So sikip siya. So kailangan siyang bawasan. So dapat ito 13 talaga to. So sikip siya. So bababawas pa kami. Okay, so try natin yung number yung top, yung number 1. Ito. So magkakabit kayo nito sa piston, kailangan nakatap yung light letter or yung number. So may letter pa kayo nakikita sa dulo, wait pati yung ilaw. Ayan o. Ayan, malamo, hindi makita. Oh, hindi makita talaga kahit mula ng ilaw. Ayan o. Ito. Ayan o, T. Ang number niya is, ang letter niya is letter T. Minsan number lang yan ito. Yan. Yan ang kailangan mong makita sa Ibig sabihin, pag may number o letter, yan ang top. So, nakaganon siya. Hindi siya pwede ikulob. Kailangan nakatihaya siya. Okay? So, yun yung mga basic pointers guys. So, ikakabit ko muna. So, ang problema nito is Tapos, yan. Gaganyan mo lang. Salpak mo lang yan. Para makakuha mo yung pantay niya. Yun. Tapos pantay na siya. So bibigyan mo siya ngayon ng clearance ng so 13. Pasok sa 13 guys. Okay yung 13. So ibig sabihin okay yung niya, setup niya. So ngayon nagkaka-diferensya na lang sa
oil ring. So babawas tayo, guys. Okay? So set up ko muna yung buong mechanism para may makulit, diretso tayo. Okay, sige. Malang araw, guys. Si ating chief mechanic, si Payat. Okay, so joke lang to, guys. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, basic pointers pa rin. Turo ko sa inyo yung pag-assemble ng makina. Dukot system. Dinukot lang namin yung kanyang mechanism. So nagpalit na kami ng piston ring, bago na yan. Tapos pati yung kanyang conrod bearing, bago na rin. Piston pin, nagpalit na rin kami. Check natin pin, nagpalit na kami. Ito yung piston pin niya. Ito yung bushing ng piston bushing. Ayan o. So pinalitan na namin kasi nga tawag niyan. Clunking, maingay na masyado. Piston pin naking na siya. Kaya kailangan nagpalit kami. And then isa pa, once na pigado na yung ano mo, guys, ito mangyayari o. Pag nag-overheat ka o nagkakaroon ka ng problema sa piston pin knocking, so ito yung magiging posibilidad na magiging mangyari. Sisirain talaga yung ano mo, piston. So pag nasira yan, automatic na yan, knocking talaga na malakas. Tsaka magwa-black smoke na yan. So hanggang masira yung liner. So far yung liner nito, yan, wala pa man ng sira. Matibay yung liner Japan. Kung titingnan mo siya, meron siyang mga gas-gas. Pero okay yan, kasi hindi naman siya, nakrom na kasi ito eh. Nilagyan ko itong hado engine treatment, tapos yung sugat niya hindi na siya malalim. Napantay niya na yun, guys. Napantay niya yung mga gas-gas. So ganun ka lupit yung hado natin. Okay, so basic pointers pa rin. Turo ko sa inyo anong gagawin natin. So ang ikakabit muna natin is yung piston. Ayan, so ikakabit muna natin yung piston number 4. So ganun pa rin, basic pointers pa rin, guys, para makuha niyo yung system. Okay, so magkabit kayo nito, kailangan yung tinuro ko, may tutorial akong ginawa dito. Kailangan yung timing nito. Eh, may nagtanong sa akin, yung piston ring ba, may timing din pala yan? Sabi ko meron, kasi pag once na mamali ka na paglagay nito, ayan, nalagay mo dito sa may tapat ng piston, may possibilidad na mag-blow by yan, kasi nga, malapit na siya dito sa may oil. Ayan o, oil niya kasi yan eh, kaya nalabas yung oil. So, kailangan nandito sa skirt nakatapat. Ayan, so dito, tapos sa likod, tapos harap, yun ang setting niya. So, itong sa gitna, sa likod naman dito na nakalagay. So, ito dito, itong oil ring, piston ring, na oil ring. Tsaka itong setup niya, so dapat nandito siya nakatapat. Okay? So sige, setup na ako, guys. Tapos balik kayo pag maglalagay na ako dun. Okay? So ayan na yung setup, guys. Ayan o. Yung sa gitna, nasa gitna, ano na lang ano. Ayan o. Okay? Nasa skirt, nakatapat. Kabila naman, ganun din. Sa skirt din, yung ano niya, yung dugtungan. Ayan. Hirap talaga pag mag-isa ng kamay mo. Ayan o. Okay, so setup na yan. Lagyan natin ng compressor. Ayan. Piston ring compressor. Sige. Okay, guys. So na-set up ko na. Ayan. So nakapasok na yan dyan. So ilalagay na natin doon. Okay. So mahirap talaga mag isang kamay lang, guys. Ayan. So ilalagay ko muna doon, dahil medyo mahihirapan ako pag maglagay ako dito. Mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. So kailangan meron kayong piston ring compressor. Okay. Sige. Okay, so nakabit ko na, guys. Hindi ko na videoan, pero okay na. Sige. So, sinalim tayo. Check natin yung timing sinalim para makita nyo kapal. Ilaw. So, okay. So, ayan. So, number 4. Tapos yung marking niya, ito. Ayan, tapat din doon sa kabila. Doon din. Okay, para ano. Lagyan mo ng oil. Sige. So, kapitan natin naman yung uno pagkatapos sa kabila. Mga temperature si Payat, nagangisi. And so okay, nakabit na, guys. So gawin natin, kakabitan natin yung number 1. So ready for preparation na tayo. Let's go, sakas tayo. Okay, so doon natin gagawin is yung uno. Tres. Hanap tayo ng uno, guys. Tres, dos pala yun. Ito yung uno. Yan, okay, so uno. Sige, ganun pa rin. So set up muna, pagkatapos balik tayo. So maglalagay tayo, guys, ng ang oil. Pito. Kapit ng konti. So ilalagay natin, guys, yung piston number 1 na. Ang kanyang running mate is piston number 4. So sa uno tayo maglalagay. So same pa rin. Yun. Palamanan mo talaga yung ano, ng oil para sure bolt talaga na ano. Okay, tapos yung setting yan, yun, to yung kanal, dito yan,
yung isa sa kabila. Dapat hindi dito sentro ha, dapat dito sa skirt, tapos isa sa kabila. Okay, tapos yan sa gitna. Ayan. So hindi, dapat nakatapat dito para wala blow-by. Dapat sa skirt nakatapat. Okay? Gagamit lang ngayon ang compression, ano, isang compressor. Okay. So ilalagay natin guys. Ayan. 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 Okay. Tapos ipapantay mo to. Okay. So number 1. Okay, so kailangan nakatapat yung timing mark niya. Ilagay mo ilaw. Yan. So itong yan, you know, yung marking niya na yun. So ibig sabihin niya nakaharap yan sa piston 1 or sa crankshaft pulley. So ganoon ang porma. Yung gap niya, boss. Oh, no, dilan brada. Okay. Sige. Yan. Sentro? So, oh. Kung maaari, dalawa kayo. Isa sa taas, isa sa ilalim. Sentro, Brad? Yeah. Tapos, nilalock nyo na ngayon. Okay, sagad na yan. Tapos, antay yun, oh. And then, sige, tula ko na. Yeah. Okay, ganun lang kasimple. So, tapos na tayo. So, maglalagay lang ng bolt sa ilalim. Tapos, okay na. Ito, Brad, oh. Oh, may oil na yan. Ito yung ano niya rin, yung makinis pa rin ang ilalagay mo ha. Okay, so ang gagawin natin sunod, dito naman tayo. Okay, so piston number naman tayo guys. Piston number 3 tsaka number 2 ilaw. Okay. So tanggalin mo natin ito, lagyan din ang mga oil para surable talaga na ano, basa siya ng oil. Tayo muna yung ilaw. Okay, P. Saka kayo maglalagay ng ano, blood bearing. Sa shurbol. Same pa rin ito sa ano, kanina. Ganun pa rin. Kailangan mo munang basahin ng oil. Yan, para yung kanal magkaroon ng maraming oil. Tapos i-coating nyo guys. Yan, para malakas yung ano, ibig sabihin may oil na siya agad. So ganun pa rin setup, patapat lang. Okay, ilaw na, ilaw, madilim. Okay, set up pa rin, ganun pa rin. Ayan. Tapos, compressor. The 4 minutes and 17 seconds. Okay, P. Okay. So, okay na, Brad? So, lagyan mo natin ng oil. So, kailangan ka, basa-basan ito ng oil, basa siya. Okay. So, basa ng oil guys. Sunod. Ganun pa rin yung timing niya. Kailangan nakaharap siya sa uno. Ayan. Okay. Brad, ayan na. Okay. So, set up na siya. So, kailangan pantay para diretso. Okay. Tapos, ipitan para surbol. Okay na. Sentro? Ah, sentro. Okay, so saka mo nung ano, pupok ko. Okay. Okay, feet. Okay, number 3 na tayo. Feet. Ilaw. Ilaw? Ha!
Excuse me. Okay, asa. Okay, gala. Set up. Okay, asa. Okay. Fire. Okay. So, we are done. Okay guys, so tapos na tayo sa piston. Maglalagyan lang tayo ng, ano, ng lock. Okay. Okay na. Okay, so nalagay na natin yung mga piston. Ang gagawin natin, iikot naman natin, mapabalik ito sa top para yung position niya nakatiming na siya agad. Okay? So, tingnan nyo yung mechanism, may mga marking ako nilagay dito. Sarili kong marking para hindi ako malito. Yan. So, yan yung mechanism niyo guys. Sige, so, ipapalik na namin. Tapos balik ako maya pag natapos na yung power system. Linaw. Okay, so, ang gagawin natin ngayon guys, maghihigpit na tayo ng connecting rod bolt. So, pinaglagay natin lahat ng mechanism. So, ang higpit na ito, nasa mga 100 lang yan or 110 o 90. So, kailangan, meron kayong, torque converter ito. Okay, so, kailangan standard yung torque converter nyo para accurate talaga yung birada doon. So, sa mga marunong na, hindi na gumagamit ang torque converter. Pero, mas maganda talaga yung mga meron kang torque converter para pantay talaga yung higpit ng bawat isa. Okay? So, maghihigpit muna kami guys. Tapos, meron akong tutorial nyan kung paano hinigpitan namin yung bolt, yung torque range. So, lahat ng video ko na general overhaul, meron talagang yung tutorial. So, ito ang gawin namin dahil overtime kami. So, ang gawin namin, ihigpit ko na diretso lahat guys para diretso na. So, balik ako guys pag nahigpitan ko na lahat. Okay? So, shout out Brad. Shout out sa mga nanonood. Salamat sa subscribe. Subscribe sa Cars Kling TV. Okay, good. Salamat. Okay, sige guys, balik muna ako guys, magkatapos. Ayan guys, so, makikita nyo paano yung hitin. So, kailangan may torque range. Ito na yung spot ko. Saan? Ano na sarihado, nakasaksak. Siguro kayo mo yung kasara. So, bigay mo dito is 110. Pag di 100. Pag mag-hipit kayo dito sa ano niya, sa mechanism. Once ang problema is piston pin. Ang ano ko sa inyo, ang problema niya na nagnanaking talaga guys. Pag ang problema piston pin, so mas maganda talaga magpapalit ka ng piston pin tsaka pushing. Okay, so ayan yung mechanism. Okay, yan. 110. Okay, good. Kabila. Ilan yan? 110. 110? Oo. Okay. Kabila. 110. Oo. 120 natin. Ayan pa? Okay. Yan, 120. Okay, good. 120. Yan. Oo, 120. Okay, tama na yan. So, ilan yan? 80? 100. Okay. Ilan yan? 100? 110. Okay, 120 ha. 120. 120. 120. Pila? Oh, 110. So, tila lang. 110. Ano ba? Yan. 110. 110. Yes, yes, yes. 120. Plus. Okay. So, 120 guys. Yung higpit. Okay. Yan, 120. So, ibig sabihin lahat yan, 120. Yung kanyang ringing rod bolt sa kanyang cup. Okay? So, balik nyo guys. Pag natapos namin pag set up lahat, same lang sila halos. Sige.
Okay, so naigpitan na namin, inigpitan ko na to. Ano to guys, 200 yung torque nito. So may tanong kasi sa akin kung ilan ba yung torque range ng main cap. So ang ano nito is 200, ito naman is 120. Ay sorry, ito yung kanyang ano, kanyang connecting rod. So 120, lahat yan 120. Okay, tapos 200 naman tong kanyang main bolt. Okay, so sige, so sa taas kami, tapos sa ano pala, basic pointers pa rin kung titira kayo nito. Kailangan yung timing, naka-set up talaga yan. Kailangan nakaharap talaga yan yung dalawang marking niya dito. Pag magkamali kayo, magkakaproblema. Okay, so same lang din dito lahat yan. So pag magdudukot kayo, ganito lang mangyayari. Dukot, medyo mahirap lang siya. Kasi mas maganda talaga yung pull out kasi matanggal mo mismo itong main rod, pati yung mechanism buo, backlash. So mas maganda yung tira, mas malinis. Okay, so akit muna kami sa taas guys. Ang gagawin namin naman dito is magkakabit na kami ng cylinder head bolt. Okay? At kanyang cylinder head mechanism. Sige. Okay, so overtime tayo ngayon guys. Anong oras na? Oh, gabi na. Gabi na naman. Gabi na naman. So, joke lang. So, ang gawin natin ngayon, maglalagay tayo ng gasket cement. Okay? So, ito yung lalagay natin ng gasket cement guys. Shellac. So, kailangan masimi ano lang siya. Semi-fluid na hindi siya makapalim viscosity, manipis lang. Tapos maglalagay tayo doon, maglalagay naman tayo dito at dito rin lalagyan din natin yan para maganda ang labanan. Okay, so set up mo, bago nyo bago kayo maglalagay, gagawin nyo muna, i-set up nyo muna yan ng maayos yung head gasket, kung ano yung plaster, yung ano yung magandang plaster nya. So ang magandang plaster nyan guys is ganyan. Yun o, yun. Yan. So, ganito ang forma. Bakit? Kasi nandito yung supply ng oil. Ayan yung supply ng oil o. Oh. Sorry, ayan. Ayan yung supply ng oil. So, ganyan forma niya. So, ibig sabihin, maglalagay ka, paganyan, batihaya. So, ang gagawin mo, igaganyan mo dito-dito. Yun. Tapos niya ka maglalagay ng gasket oil. Para pag meron na siyang gasket oil, na meron na siyang shellac, yung gasket cement, pag ginanon mo, akma talaga. So maglalagay mo tayo dito guys, bago doon tayo maglalagay. Okay, sige. Okay, so maglalagay na tayo dito guys, para straight na tayo. Okay. Manipis lang para para maganda yung kapit. Sobrang sobrang kapal. Magkakaroon siya na mag-spill siya, so kakalap sila ang tama-tama lang. Okay, hanggang sa matapos. Pag matapos na to, doon naman tayo maglalagay sa cylinder head gasket. Yan. Okay, so doon naman tayo sa gasket. Maglalagay ka naman dito. Manipis lang din. Yan. Kabilaan ang lagay mo dito guys. Kunin mo yung bawat gilid niya. Okay, so malapit tayo matapos guys. Yan, pass forward lang natin ng konti para dire-diretso na tayo. Okay. So ito yung lagayan ng ano, ito yung supply ng oil pressure. Okay. So abalan natin. Pit. So ayan na siya oh. Oh, yan ang basa ngayon, itatakbo, ipagagano niyo. Yan ang forma. Okay? So ngayon maglalagay tayo ng gasket oil. Ah, cement ka, gasket cement. Okay. Okay, ngayon maglalagay naman tayo sa kabilang side. Tandaan niyo, ito yung kailangan na tapat talaga yung supply ng oil. Ito yung supply ng oil, guys. Oh. Minsan pag nangyari pag yung oil spill lumabas sa radiator, ibig sabihin ito yung bitak. Ito, tubig to eh. So, dito yung bitak na tumatawid yung oil spill papunta dun sa radiator. Dito, kaya nangyayari, lumalabas din sa may radiator. Ibig sabihin, may bitak yung, ano mo, basket mo papunta dun sa ano. Okay, so, ganoon sa simple. T. Okay, so, tapos na tayo. Ngayon, maglalagay naman tayo ng gasket oil sa cylinder head. Ngayon dito naman tayo guys maglalagay sa render head. Sino, inano ko na to, sinake ko na to, walang problema yung hindi naman siya nagpiso, nagbingkong yung head.
sino overheat ito dahil nga ano, marami ng problema. Piston pin knocking. Pag piston pin knocking, magpalit ka talaga ng ano guys, ng piston pin bushing. Pag mga piston pin knocking na problema. So, busin mo ito hanggang matapos. So, yan na siya guys. Kapit na. Okay. So, lalagyan natin guys. Kapit natin lang doon. Ha? Kapit kayo kapit sa sentro. So medyo nagka-help it up guys, dahil medyo mahirap talaga. Kailangan sentro na siya. Okay, so ayun na guys, nakabit na namin. Ikakabit naman natin yung mga cylinder bolt na siya. So kailangan na sentro talaga para hindi matupin yung kanyang cylinder head gasket. Okay? Yun. So sige, ilalagay muna namin yung mga bolt. Okay, so kakabit na natin guys yung rocker arm. Yun. Yan. Pero nakalimutan natin yung ano, push rod. Okay, palang araw guys. Meron tayong tutorial basic pointers pa rin kung paano mag-re-retiming ng Kia Bongo 3.0 na injection pump type. Okay, so samahan nyo ko sa maiksing tutorial kung paano natin makukuha yung mga basic pointers ng pag-timing. So ang ginawa namin guys, tinanggal na natin yung kanyang mismong valve cover, timing cover nya. So labas na lahat ng timing gear sprocket nya. So ang gawin natin ngayon, pupunta tayo sa ilalim. So tatanggalin natin lahat ng mekanisim uli, tapos i-retiming natin para tumapat yung mismong kanyang setting doon mismo sa loob. Okay, kasi nagdukot kami nito. Tinanggal na namin. Meron ng head. Nakapit na namin yung head. Tapos ang gagawin na lang, itatiming na lang ng actual talaga doon sa ilalim para makuha talaga yung buong system. So, basic pointers pa rin guys. Samahan nyo ako sa simple tutorial. So, let's start. Let's do it. Come on. Okay, so ang issue ngayon is bucket. Okay, so ayan na guys. Nandito tayo sa ilalim. So, ang setup nyan kung bakit mo dapat itiming. Halimbawa, nag-top overhaul ka, tapos naka-timing ka na sa pag-top overhaul mo, ngayon ang ginawa mo, naikot mo accidentally yung crankshaft na hindi mo alam kung kailang ikot ka. Tapos maglalagay ka uli ng natawag na cylinder head. Ang mangyayari dyan guys, simple lang. Hindi na yan ang mag-aakma yung timing yan. So hindi na yan naandar ng mayos. Either magpapalyar yan o late na yung sabog ng kanyang krudo. So once na magano'n ang mangyayari guys, magkakaroon na ng problema yung makina mo. Hindi na naandar. So anong gagawin mo dyan? So kailangan mo siyang i-retiming. Okay? So sa mga nagbaguhan na nagpapatop overhaul, kailangan talaga ingatan nyo na hindi nyo na uling maikot pa yung crankshaft. Lalo na pag timing gear ang tinira nyo. Kailangan nakatap na agad yan, automatic yan. So nakalangan ang number 1 piston naman, naka-firestroke position. Okay, ngayon pag naikot nyo ng 3 beses, 4 beses at hindi mo alam kung ilang ikot mo na nagalaw yung crankshaft, so wala kang ibang gagawin kundi magkagawa ka ng timing. So i-retiming mo ulit yung kanyang timing gear set, okay, para wala siyang palyar. So yun ang pag-uusapan natin guys sa simple tutorial na to, yung pagka-setup. So makikita nyo naman yung ano yan, mechanism yan. So wala sa tamang setup yung kanyang timing. So hanapin natin yung mga yung kanyang mga timing pointers. Ayan, so isa na yan, di ba, kita nyo na meron ng isa. So eto. So, yan, kailangan magtatapat yan dito. Okay? So, ito naman, kailangan mong itapat yan dito. Okay? So, ito naman, itong gatla na to, kailangan mo namang itapat yan dito. Dito naman yan sa main crankshaft. So, una nang gagawin, ito, kailangan natin nakaset up yan. Okay?
Tapos ito ganun din. Ayan. Ninyo. So ayan, wala din nakatapat kung saan sa dapat itapat. So dapat nakatapat nandito. Ayan. So ayan, tandaan nyo. So ang gawin natin ngayon, gagawin natin isa-isa. So i-ano ko muna, babaklasin ko muna to para itapat natin isa-isa. Okay, so balik muna ako guys pag matapat ko na yung buong makina, yung buong gear sa kanyang position. Okay? Sige. Okay, so ayan na guys, na setup na natin. So ang gawin natin tirada, ito, kita nyo. Itong mark na to, ito yung papasok dun sa crankshaft. Yan, ito naman, yung marking na yan, ito naman yung ito sa may, ano niya, sa kanyang, ano, push rod, camshaft. Ayan o, itong dalawang butas na to rito. Ito dito tatama to sa isang butas na to. Ito naman, doon naman sa kanyang balancer. Dito, mamaya, kung ilagay natin. Okay, sige, so isasalpak ko to guys. Unang ko na yung setup, ito muna ang crankshaft. So kailangan, no, setup kayo ito, kailangan patatapat talaga doon sa sentro. Kumbaga trial error muna kayo. So hindi ito pasok, pabila. Yun. Mali, isa pang gear. Yun. Okay, so mamaya guys, pag makabit ko na lahat, i-ano ko sa inyo, ilapit natin, okay? Okay, sige, ikot mo Brad, 19. Oh, tanda lang, okay. So, nakabit na natin guys yung timing nito, yung dalawang dot, nakatapat sa unang dot. Ito naman, dalawang dot, nakatapat naman sa main, ano, chassis ng isa. Wala problema kahit hindi siya na, ano, hindi siya nakatap, kasi malaga, makuha mo lang yung timing nito, okay na yan siya. Okay, so hindi na malaga kung nakatap yung ano, malaga yung timing mark sa pool talaga. So ngayon, dito naman tayo sa kabila. Yan, yung dot na to, dapat tatama to doon sa, ano, sa may, dito siya tatama. Sa idler tensioner na timing gear, yung isa na to. Ito. Ngayon, isa na yan, ito naman, ito. Ang sabi niya kita. So ito, doon to sa timing, ano, timing tensioner gear. Yung isa naman ito, dito naman yan sa, ano, dito. Okay? So sige. So trial error lang yan, magamit kayo ito, medyo ano lang siya, tricky lang siya guys, hindi siya ganun ka dali. Sige daw. So balik ako guys kasi ano, gamit ko muna. Okay guys, so nakabit ko na yung buong mechanism. So ayan na yung ano niya, ito yung timing niya. Ito. Isang ano dito, isang dot, dalawa naman dito sa tensioner, ano, idling gear, plan tawag dito, idling gear, dalawang idling gear. So ang timing mark niya, tatlo, 1 2 3. So yung isa dito, dot lang isa dito naman sa kanyang ano, sa kanyang push rod camshaft, asa push rod rod. Ano, dalawa yung dot. So mag-aakma dito. Ito naman, kung titingnan nyo, 1, 2, 3, tatlo yung timing niya, si tatlong gear ang itatiming niya. So ngayon, ito naman, idling gear na to, dalawa lang yung timing mark niya, kasi nga, dalawa lang yung itatiming niya. So dito, dalawa yung dot, ito naman isa, so sakto siya gitna. Ito naman, isa dito, dalawa naman sa kanyang injection pump. So, sakto din, dalawa. Ito naman, dalawa sa kanyang idling ang dot, ito naman isa. Okay, so ibig sabihin, yan ay setup niya. Okay, so gawin natin. Ano na malapitan guys. So, balik tayo guys. Ayan. Ayan, nakita nyo, di ba? Ayan. Sakto siya dito. Ayan o. Yung gitna niya, gitna talaga dito. Okay? Tapos, yung dito naman sa ilalim, ayan. Dalawa. Sakto naman yung gear niya dito. Ayan. Kita nyo. Sakto dito. Yung isa naman dito, sakto naman siya dito sa gitna. Tapos yung isa naman dito sa idling gear, tapos sa kanyang injection pump. Ayan, kita nyo, sasakto naman siya, pasok naman siya doon. So, ibig sabihin, okay yung tira natin. So, ang gawin natin, ibabalik natin yung buong mechanism. Sasakuha niya na yung basic pointers guys, so okay na siya. Sige. Okay, so next step natin gagawin is kakapit na natin yung bomba guys. Ito, yung kanyang fuel, yung kanyang oil pump.
oil pressure pump. Ayan. So, ikabit na natin guys. Sige. Okay, so nakabit ko na guys yung ano, hindi ko pa nahigpit yung mga bolt. So, higpitan na lang yan. Pagkatapos, okay na yan. So, at least malaga, nakita nyo kung paano siya kinabit. So, ito lang naman yan. Dito, dalawang bolt. Tapos, kabilaan din, dalawa din. Ayan. Pag tinanggal mo, dalawa lang. Tapos, isa naman dito. Ito naman yung supply. Papunta naman dun sa buong system niya. Okay? Ayan. Tapos, ito naman yung strainer. So, ibig sabihin, dito siya hihigop. Ito yung strainer. Tapos, babomba yan. Dito naman yung tatapon. Dito yung, ito yung low side. Ito yung high side. Ibig sabihin, high pressure na yan. Pag pressure niyan doon, diretso sa buong system, sa buong kanyang engine block. Yun ang purpose ito. Okay, ngayon, wala siyang timing. Kahit magkabalibaligtad dyan, walang timing yan, guys. Okay? So, sige. So, sana naman tayo sa takip. Magkatakip naman tayo, guys. Okay, so, ikakabit na natin itong, ano, guys, kanyang, ano, crankcase. So, meron ng gasket oil yan, nilagyan ko na. Tapos, meron na rin siyang, ano, gasket. So, double ang nilagay ko, gasket oil plus ito, para talagang hindi siya magli-leak. Tapos sa ilalim naman niya, meron na rin siyang gasket oil. So, double purpose talaga yan para pang matagalan na yun guys, nakawalang leaking-leaking. Okay? So, sige, kabit muna. Okay, so, sige. Kabit muna natin guys. Ilalim. Okay. Ang gabok. Sigurutan, ang gabok. Okay. 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 So, isa muna. Ito. Kaya ka dalawa? Kailangan. Ito. So, ayan na guys, kinabit ko muna temporarily yung dalawa dito at saka isa dito para holder. Ngayon, ikakabit na natin yung lahat ng mga bolt na yan. Yan, lahat dito. Okay? So, at least natakpan na natin, makita nyo lang ang mechanism. Basic pointers lang, hindi na yung buong video para makuha nyo lang yung sistema. Okay? So, gagawin naman natin sa taas naman tayo pagkatapos ko ng pagkabit ito. Sige. Okay, so ang gagawin natin yun guys, ikakabit natin muna yung kanyang, ano, yung kanyang rocker arm. So, meron akong tips sa inyo. So, ingatan nyo ito, hindi dito mawali. Ayan o. Ito yung kanyang tawag na tapit. Yan yung tapit. So, pag sa mga old model na unit, hindi sa mga truck, meron talaga yung piso. Especially sa mga 45-6 na makina, 40BB, yung mga Starex, Mitsubishi Adventure, yan. Yung mga, ano, may mga ganito yan eh. Maliliit pero doon nakalagay sa ano sa rocker arm. Ito naman dito mismo nakatakip sa kanyang ano sa kanyang valve stem. Yan. So kailangan meron 'yan. Okay? Sige. So gawin natin ikakabit ko na 'yung rocker arm, guys. Tapos ito kailangan 'to shoot talaga 'to. Pag hindi yan shoot delikado, hindi yan maglalaro. Okay. Okay. So, ikakabit ko muna ito guys para balik ako pag nakabit ko na. Okay? Okay, sana makuha ko ito isang kamay. Yun. Ayan. So, isang kamay. Hirap lang isang kamay lang guys. Okay. So, yan. Tapos nakita nyo yung paano siya kinabit. Tapos dapat yung ano, yung push rod tsaka ito. Magkabit muna din guys yung kanya mga push rod. Ayan, isa-isa. Kabit ko na lahat. Okay, nakabit ko na lahat guys. Yung push rod, ang gagawin natin, kakabit naman natin yung rocker arm. Yan. So, maglagay ito, kailangan nakashoot talaga ito dito. Yung mga ano niya. Yan. Nakashoot talaga yan. Hindi, pwede hindi nakashoot. Yan, okay. So, saka kayo maglalagay ng head bolt. Yan. Lagyan mo na natin, bro.
Ganun lang. Tapos, maghihigpit na. Yan. O, manumano muna ang gagawin yung sistema dyan. Ang sistema dyan, kakamay nyo muna. Pagkatapos nyo kamay, paghigpit na, saka kayo gagamit ng ratchet. Pagkatapos ng ratchet, saka na kayo maghigpit. Pag maghigpit na sa ratchet, saka na kayo gagamit ng torque wrench. Okay? So, yun ang mga basic pointers, guys, pag titira kayo ito. Yan. So, almost buo na siya. Sige. So, higpit naman namin, guys. Tapos, balikan nyo yung konti. Katapat talaga yan. Okay? Hindi pwede hindi magkatapat din, guys. Eh, ayan. Okay? Ayan. Okay, double check. Okay, so yung mga bulb lifter, yung tapit nyo, guys. Sige, so ilalagay natin yung mga bulb. Isang kamay pa rin. Kita mo, sabay-sabay sila. Yun. Okay. So, hihigpit na tayo. Pagkatapos higpit yan, mag-ano na tayo, guys. Mag-higpit na tayo ng surrender head bolt. Sige. Balik ako, guys. Pag nahigpit ko na, mag-higpit na tayo. Okay. So, ang gagawin ko, guys, mag-higpit na ako ng head bolt. So, makikita nyo, ayan, meron tayong tawag na, ano, torque wrench. So, standard yan na torque wrench. So, ang higpit ito, guys, unang-unang gagawin mo, di ba kanina kinamay ko muna. Pagkatapos kamay, ang gagawin mo namang ano, higpit, ito ka muna, yung maliit na ratchet. So, mga siguro mga higpit na mga 50. Pag 50 na, dun ka na mag-i-standard. Kailangan higpit ka 50, 50, 50, 50, alternate. Okay? Hanggang pagkatapos ng 50, mag-ano ka na, 80. Tapos ang 80 torque wrench, foot pounds, mag-ano ka na, mag-100. Tapos 110, 150, hanggang saan umabot yung pinaka huling higpit niya. Either nasa mga 200 o 180. So, mahalaga meron kang ganito. Meron kang torque gauge. Okay? So, yun yung mga basic pointers. Kasi kung hindi mo ma-address yung ganong higpit, ang mangyayari dyan sa engine mo, magkakaroon talaga ng problema to. Unang-una, magliliking yung ano, yung tubig kasi nga hindi pantay. Pangalawa, yung ano niya, yung tawag niyan, yung knocking, magkakaroon niya ng knocking sa loob combustion chamber, fuel knock kasi maluwag. So yan ang mga nagiging problema sa mga mechanism. Okay, so higpit muna ako, guys. Pagkatapos ko maghigpit niyan, tune up na tayo kung paano ito i-tune up sa manyo ko. Okay, sige. Okay, guys, so hindi na natin na videoan yung pag tune up, medyo busy tayo. Kita niyo naman almost, meron dumating kasing customer, ayun o, ayun, yung green na yun. So, kaya na-busy ako, guys. So, hindi ko na na-videoan to. Ngayon, ang setup pala nito, binigyan ko to ng clearance. Na bulb clearance is 12 ang intake, 12 ang exhaust. Okay? So, tinakpan ko na rin. So, naglagay na rin ako ng temporary ni na tawag yan na glow plug. Okay? So, ang gagawin ko naman, ikakabit ko to injector. Okay? So, ganun pala din yan. Kabit na yan lahat. Bago ko siya ikabit, lagyan ko muna ng gasket alter ito para mag-seal siya. Okay? Sige, so ikabit ko muna ito, guys. Tapos mamaya nga konti, ano ko na. Tingnan natin kung ano yung sistema na naman. Okay, sige. Ikabit ko muna yung mechanism. Okay, guys. So, naset up ko na lahat ng mechanism. Okay, nalagay ko na yung sa kanyang water cooling system. Tapos, resetting na rin natin yung kanyang timing mark system dun sa mismo loob ng kanyang timing gear. Sa harapan, nakikita nyo naman merong daan ng ano. So, tulad ng ginawa ko ito kanina, tawag yan yung setting. So, kailangan ko mag-tap ano kayo, tapos naikot mo ng mga ilang ikot yung crankshaft, na accidente na ikot mo, hindi mo alam kung sino umikot. Ang gagawin mo na ganyan is much better na mag-timing ka na lang doon. Okay? Para maganda yung andar. So, okay na, set up na natin. Nakabit ko na yung mechanism dito. Lahat na natin, pati yung radiator, tubig na lang kulang. So, check mo natin yung kanyang injection pump tara. Okay, so ayan na, guys, set up na rin. Hindi ko pa kinakabit yung glue plug kasi i-bleeding ko pa yan para hindi pa yan na set up yan. So for final na yan, pagwas na naglabas na lahat ng mga crudo dyan mismo sa loob ng kanyang mechanism ng kanyang injector. Okay, so yun na, at least na ano na natin. So yun na, na-repair ko na rin yung cable. Ayan, bagong tong cable na to.
gumawa ako ng mechanism na bago. Ay, pinturado na rin guys. Sobrang taas nga lang ng pedal, pero okay lang yan. Tapos makakapag-rest yung paddle na dito. Tapak lang ganun. So heavy duty yung ginawa kong mechanism para assurable talaga. So tisado, be. Okay sagad. Yun. So okay yung tira natin. So sige, balik ako may guys. Pag medyo matapos ko na yung mechanism, tapos lagi ako ng tubig. Yung konti pantry natin. So balik ko yung konti guys. So sige. Malaga nakuha niyo yung basic pointers. Okay, so ayan na guys, nice start ko na. Medyo may tubig na siya. Okay na yung ano, kumaanda na siya guys. So yun na yung mga basic pointers na dapat nating malaman. Although hindi ko na medyo step by step, mahalaga nakuha niyo yung tamang setup, especially doon sa timing. So like ko sabi sa akin vlog yan, once na matanggal kayo ng head, kailangan hindi niyo iikutin yung ano, yung crankshaft. Okay, kasi pag naikot niyo yung crankshaft, dalawang ikot ng ikot, di mo alam kung ano, hindi na siya under. Mahihirapan ka na guys pag papa-under na. Okay, so at least nakuha niyo yung puto kung paano siya tinira. Okay, so shout out muli sa lahat. Try ko muna yung makina guys. Yan, okay. So yung pagpatay ng makina, hindi na siya boom, gumaganon. So ibig sabihin, okay yung tira natin. Okay, so shoutout sa lahat ng mga YouTube creator guys. Please support them and follow them, subscribe, likes, and lagi nyo supportahan guys yung mga Filipino creator, especially sa buong mundo na nagkalat kayo ng mga Filipino OFW. At sa lahat ng mga banggitang mekaniko, sa lahat ng mga DIYers, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So ngayon almost na sa mga 6,300 something na tayo guys. Salamat sa inyong suporta guys, sa ating mga fan, mga subscriber, and sa ating FB page almost nasa anong tayo, ay so sorry, 6,300 pala pa, 6,500 pala yung ating FB page, and din yung ating YouTube channel is nasa mga more or less mga 5,000 300 something guys, mga ganun na. Oo. So sige, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless sa ating lahat. So please subscribe to my YouTube channel, comment down below, and bye bye, see you.